Good morning! Welcome back to my YouTube channel. It's Megan Jovarlyn P. So, ngayong araw na to ay Miyerkules, kaya araw din ng GTI dito sa aking tindahan. So, kanina pumunta na sila, mga alas 8 ng wait lang. Okay na hinto guys kasi may bumili. So, ayun nga kanina, dumating na dito yung GTI sa aking store. Mga ganun yan sila nag-deliver dito kasi marami pa raw silang pinupuntahan, dinideliveran. So, alas 8 sila pumunta dito sa aming area. So, ayan, kumuha ko ng sigarilyo sa kanila. Itong black isang rim. Medyo humina to sa akin ngayon guys. Kasi kung dati, tigta tatlong rim ako kumuha nito. Ngayon ay humina kasi lumipat sila sa Chesterfield. Yan. So tatlong 20s na Winston Red naman. Yan. Ito yung sobrang mabenta. Sobrang mabenta to guys sa akin. Tapos, meron pa. Dalawang rim naman ng Mighty Green. Yan. Ito naman yung mabenta sa akin ng Mighty. Tapos, wait lang, nahulog kasi guys. Yan, itong 10s naman na Winston. Dalawang rim yung kinuha ko. Ito. Tapos, pruta. Yan, pruta ay tapos. Ito naman ay papre nila. Ayan, apat na kahanang Winston. Tapos itong marbles. Pinapabenta nila to sa akin. 5 ang first stick nito kasi never pa ako nagkaroon nito sa tindahan kasi wala naman naghahanap din. So ngayon ay iaalok ko siya katulad ng Chesterfield dati na inaalok ko sa aking mga suki. So ngayon ito, no, diba ang laki ng dagdag kita guys. Yan yung nakaganda guys kapag direct ka sa ahente ng mga sigarilyo. Kasi nakailang print ako nito, mga tatlong beses na ako. Nung nakaraang punta nila dito ay 5 kaha naman na ganito yung print nila. Yan, 5 kaha. So diba ang laki ng tulong sa ating mga sari-sari store owner. Nagdag kita. Tapos ito ibibenta ko nga. Tapos yung mga nabayaran ko lahat ay ano nga ba? Pila. Ayan. 9,674 yung aking nabayaran. Tapos yung balik naman nila ay sa may, nakalagay dito May 8. Nagkamali ito. Dapat June 8 ito ang nakalagay. Nagkamali yung aking ahente. Kasi nagmamadali na. So, ayun nga guys, ayun yung nakaganda kapag meron kang ahente ng sigarilyo. Kasi kung meron silang mga papri, kasi nung nakaraan nakatanggap din ako ng pre na copy ko, Blanca naman, twin pack, dalawang tie naman yun. Yun. Tapos ngayon ay ito, yun diba, wait lang. Ayun, naputol na naman guys kasi may bumili. So, ayun, so ayun yung nakaganda guys kapag meron kang ahente ng ayun guys, naputol kasi may bumili. So, ayun guys, yung nakaganda kapag meron kang ahente ng mga sigarilyo. Kasi bukod sa medyo mababa sila ng konti. Wait lang. Tumatawag. Ayun, naputol na naman kasi tumawag yung nanay ko. So, ayun guys, yung nakaganda nga dito kapag meron kang ahente ng sigarilyo. Kasi bukod sa medyo mababa yung price niya kaysa sa wholesaler. Kasi yung wholesaler dito sa amin medyo mataas na siya ng konti dun sa price ng ahente. Tapos, yung nakaganda din sa ahente, kung ano-ano yung mga free nila, eh, meron ka. May magbibigay sa'yo. So, dito sa akin, yung GTI na ahente ng sigarilyo ay hindi pa naman yung iiwan tapos pagbalik na nila yung bayad. Bali, inaalok na nila ako ngayon. Meron ang inalok sa akin na kung pwede daw ba sa akin, iwan nila tapos pagbalik na lang yung bayad. Ngayon kasi ay cash to cash pa. Pag pupunta sila dito ay babayaran ko pa yung sigarilyo. So, inano na nila ako kanina na baka daw mag-iiwan na sila ng sigarilyo kasi sa PMFTC naman guys, iniiwan nila yung product nila, yung mga sigarilyo ng Marlboro, kahit yung jackpot, iniiwan lang nila yan. Tapos pagbalik na yung bayad, yun naman yung nakaganda kapag iniiwan lang, di ba? Magagamit mo pa yung, imbis na ipupuhunan mo muna sa sigarilyo, magagamit mo pa sa ibang items muna. So, pagdating na nga lang ng ano, kailangan mong mag-ipon na kasi syempre babayaran mo sila pagbalik nila. So, sa GTI ay ayun nga, babayad pa ako. Bali, sa susunod na lang daw yung iiwan na lang muna nila. So, ayun guys, yung nakaganda. So, marami din nagtatanong sa akin sa aking comment section. Hindi ko lang nasasagot kasi minsan lang ako mag-open ng YT. Nagtatanong sila kung paano daw ba magkaroon ng ahente sa sigarilyo. So, kusa naman silang pumupunta sa store. Kasi yung akin,
pumupunta lang yan sila dito. Tapos, nagtanong lang sila sa akin kung magkano yung nabibenta ko sa isang araw ng Winston, ganyan. Tapos, ano na, napamember na nila ako. Kaya, meron akong ahente ng sigarilyo na GTI at saka P50. Ganun din, pumupunta lang yan sila kung saan sa store mo. Hindi mo yan sila kailangan tawagan, hindi mo kailangan i-text or ano, kung saan sila pupunta sa store mo. Kasi meron nanghihingi ng number sa akin ng PMFTC at saka GTI, so wala akong number nila. Kasi sila lang naman yung pumunta dito, tapos nag-schedule lang kung kailan. Tapos meron nga akong isang store na kaibigan ko, bago lang siya, pinakilala ko sa siya GTI, so hindi pa siya sinusuplayan ng GTI, sa susunod na lang daw, baka makapasok na siya sa member. So ayun yung nasagot ko na yung tanong nyo kung paano, kasi nga marami nang hihingi ng number kahit sa messenger ko, nagme-message kung paano daw ba, kung ano daw ba yung number ng GTI at saka ng PMFTC. So hindi ko yan alam. So antayin nyo na lang guys kapag pupunta sa inyo yung mismong ahente, or di kaya kapag namimili kayo sa wholesaler tapos nakaano nyo sila, ayan, pwede kayong magtanong, tapos pwede kayong magbigay ng address or saan kayo, kasi ayan yung pinaano sa, ayan yung naranasan ko, kasi ay pumunta lang talaga sila dito sa aking store. So marami din nagtatanong kasi ano nga yung bentahan ko ng sigarilyo ay wala pa akong price, sabi kasi nga diba tumaas na yung price ng sigarilyo. So yung Winston, ito ang first stick nito ay 7 pesos, naibibenta ko pa siya ng 7 pesos. Tapos yung isang kaha naman niya ay 130. Meron pa naman guys, meron pa naman kita, kasi yung isang rim niya ay 1,257. So nabibenta pa naman siya ng 7 pesos. Pero yung sa iba, katulad ng mga katabi ko, kasi nagre-renta lang sila ng kanilang pwesto, kaya binibenta nila ng 8 pesos. Yung sigarilyo na Winston, ako ay 7 lang. So, mababa lang ako para mabilis yung maubos yung sigarilyo, para mabilis din ibili ko pa ng sigarilyo, kasi minsan hindi na umabot yung sigarilyo kong stock sa susunod pa na punta ng ahente ko. Hindi na, kasi katulad niyan, tatlong, kasi kung iniiwan lang yan siya ng ahente, marami pa sanang rim yung kukunin ko. Ang kaso nga, cash to cash pa, kaya ano, yung pera ko ay binabudget ko pa kasi marami pa akong bibilhin. Ayun, kaya ginagamit ko muna yung, kaya ayun, pakunti-kunti lang, mga 3 rim lang muna or 4, kasi kapag naibenta ko naman yan ay magkakaroon ulit ako ng pera na naman para pambili ng sigarilyo. So ngayon hindi ko muna siya, kasi hindi ko muna dinamihan yung sigarilyo, kasi hindi pa naman iniiwan sa akin ng Winston eh. Katulad ng P50C, talagang maramihan ako kumuha kasi iniiwan lang nila yon. So yun guys, hanggang dito na lang muna yung aking pagbablog. See you next vlog guys. Bye-bye!